Hi mga kainik, on today's video, gusto ko lang mag-share sa inyo kung paano ako mag-propagate ng aking mga halaman through close air propagation ng ating mga cutting. So, yun yung ating gagawin sa ngayon. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakalike, subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe na din. Please click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko sa tuwing ako ay may maisipan na i-share sa inyo. So, ayun. Bago ko i-share sa inyo yung aking close air propagation sa ating mga cuttings, gusto ko na rin i-share sa inyo yung mga plants na nabili ko last week. So, kasi na-inspired ako sa mga plants na bago na naman ng ating kapatid na si Marge Santillan. So, yun, nainggit ako. Nainggit ako mag-share. So, ibibigay ko sa inyo ngayon, papakita ko sa inyo ngayon yung mga plants na meron ako, nabili ko nitong nakaraang linggo. So, ayun, nabawasan na nga ito actually kasi binili na may inarbor sa akin. Sinaulian sa akin yung isang patch ng ating halaman. So, ito yung i-share ko sa inyo. Tingnan nyo po, kung ito, sabihin nyo po sa akin kung okay lang po yung price nila sa pagkakabili ko o kung mahal ba o mura ito. Ito po yung nabili kong photos. Siguro mga 7 days ago o 6 days ago na. So ito nabili ko ng sa halagang 100 pesos. Giant photos. Medyo baby pa siya. Ayan. Nag-worry nga ako dito. Akala ko hindi siya buhay kasi meron siyang black spot sa sanga niya. Ayan. Nung mapansin ko nung nakauwi na ako. Pero okay naman siya. Buhay naman pala. Tapos ito nabili ko, tiklo pa at mukhang okay. Ito, tiklo pa siya. Hindi pa siya, naka-roll pa siya as in, hindi pa siya nabuka. Pero nang bumuka siya, ito na. May damage yung loob. Nagkaroon siya ng black. O, nabulok yung gilid niya. Siguro, kaya nangyari to kasi na-delay yung pagbuka niya. Kaya, na-stuck sa loob to at nabulok. Pero anyway, on good naman siya. At mukhang satisfied naman ako sa halagang 100 dito. Okay lang ba guys kung ito eh. Sa halagang 100 pesos ang ganitong klase ng photos. So, ito naman yung ating humalume na Rubicens Magia. Pasensya na kayo mga kainik. Talagang hirap ako sa mga pag-pronounce ng genius ng mga pangalan eh. Ng mga halaman. Talagang bulol ako dyan. Nahihirapan ako. So, ito na, I brought this pong, magkano nga ba? 80 pesos. Yan, nabili ko to sa lang 80 pesos lang. Okay na ba siya, guys, mga kainik? So, ito, may konting sira yung dahon. Siguro nasira sa pagbiyahe. Pero, maganda naman. As in, kasi dami naman yung dahon. At may mga bagong dahon na rin sila. At talagang fully stable sila. Ready to transplant na. Wala pa lang akong mapaglipatan. Kaya nahayaan ko muna sila dyan. Sa tingin nyo guys, mura na to o mahal? Kasi mukhang okay naman siya. Nang nasilipin ko sa Shopee, ang price nito is sa online is 1.5. So siguro napamura na ako ng higit-higit, diba? Nang sobra-sobra. Kung mag-online shop ako, diba, ang dami ko na sanang nabili sa halagang 1.5. And this one is yung gumamela na pinakita ko sa inyo before. Yan, nabili ko din to ng halagang 100 din. Dahil napaka-nagandahan lang ako umakain kasi bumibili ako ng halaman kapag sa tingin ko ay na-attract yung sarili ko o masasatisfy. Oh no. So ayun, maingay na naman. Sa tingin ko ay masasatisfied yung sarili ko sa pagbili ng halaman. Noon lang ako bumibili. Actually, dami kong dadaan ng halaman gabi-gabi, tuwing gabi na namamalingke ako kasi night market ako bumibili. Mga naka-display lang sila sa kalsada, yun. And tumitingin-tingin ako. At kapag nagustuhan ng mata ko at na-track ako, saan ako siya binibili. So ito, isa to sa mga nakapukaw sa akin o nakatahog pansin sa akin. Itong pink gumamela. So nagandahan ako at meron pa siyang puti. Oh. Puti, pink, green, yun yung kulay niya. Diba? Nakakatuwa. And this one is mga very familiar, very common sa inyo ang dito sa Pilipinas kung tawagin to ay San Francisco. But ang genus niya is Croton. Yan. Murang-mura lang to mga kainik. Ang nabili ko to sa halagang 70 pesos.
Yes, mga kainik, 70 pesos at fully stable din siya kasi napansin ko nang biling ko to. Ayan, yung rods niya kitang-kita na nakalabas na. Ayan pa, nakalabas na oh. Umaangat siya sa lupa. Tabunan natin ng konti. At nakalabas na siya doon sa pinaka-bottom. Sa pinaka-bottom ng kanyang tawag dito. Pinaka-bottom ng pinaka-black bag niya na pinagtaniman sa kanya. Kaya sa tingin ko stable na stable na siya. Kaya wala na tong worries kapag na-transplant natin. And this one naman is Calathea. Yan, angat natin yung Calathea natin. Yan. Nabili ko to sa halagang 50 pesos. Yes, mga kainik, 50 pesos lang. Ano nabili ko to is tatlong leaves pa lang. Yan, tapos ito, pasulpot pa lang, parang ganito. Yan, pasulpot pa lang. So ngayon, yan, nakalabas na siya. Meron na siyang 4 leaves. Mga kainik, konting tips lang sa pag-aalaga ng Calathea. Kasi ito, based on my experience, ganito ang nangyari. Umandar kasi yung pagiging curiosity ko at na-curious ako dito sa bilog na lumabas sa kanya sa gilid. Ayan, yung maitim na yan. Na-curious ako. Dati kasi yellowish yan, yung kulay yan. Madilaw-dilaw na, mamuti-muti. Yan yung nakita ko. Na-curious ako. Akala ko bulb. Hinawakan ko siya. Sinalat-salat kong ganon. So, ang nangyari, ayan, nabulok. Mga kainik, pag may nakikita kayo napapasin sa mga ganito, sa inyong mga Calathea na may nasulpot o umaangat sa ganyan, ganyan, huwag nyo po siyang hahawakan kasi yan po yung ganito. Yan. Yung mga pups niya na sumusulpot, medyo maselan pala siya. Kapag hinahawakan, nabubulok siya. Sayang no, kasi dapat yung pups niya, dalawa na. Kahit ganito pala siya kaliit, napakabilis niya manganak. Napakabilis niyang dumami. Kaya may panibago na siyang pups dito. Sayang yung isang pups din nagtuloy kasi nabulok nga dahil ginawa ko. Pinaglaroan ko. Nasinalat-salat ko. Yun, mandar kasi curiosity ko eh. Kaya yun, natuto ko sa bandang to. May hayop. Ayun, oh, spider, insect ba to? Ayan, inalis ko na. So yun ang nangyari. Then ito naman yung nabili ko. Actually, dalawa to. Ito yung ating jade plant. Diba ang taba niya? Ang ganda. Napakataba niya. Dalawa to eh. Dalawa tong jade plant natin. Kaso, yung isa, nagustuhan ng ating kapitbahay, binili sa akin. Nabili ko to sa halagang 50 pesos din. Then, binenta ko siya ng halagang 100. So, may pambili na naman ako ng jade plant. So, magiging tatlo ang aking jade plant. Kaya ang nasa isip ko ngayon, tuwing bibili ako at may nakita ako at nagustuhan akong halaman, bibili lagi ako ng pasobra o bibili ako lagi ng isa hanggang tatlo. So, yung iba, pag may nagustuhan ng iba, bibenta ko rin sa kanila para meron pa rin ako naiiwan sa akin. Ganun na lang gagawin ko, diba? At least, kumita pa ako, nalibre pa yung halaman ko. So, yun mga kainik, share ko rin sa iyo ibang plants na ilan sa mga plants na nabili ko last week. So, ituloy na natin ang ating kwentuhan dito sa Daddy Yu Stories. So, ito mga kainik, nakakuha na tayo ng isang stem ng ating pink gumamela. Ito po isang klase ng hardwood na halaman, so mahirap siyang ipropagate sa pamamagitan ng stem. So ayan, pumutol ako ng isa, then tanggalin lang natin to. Yan yung mga dahon sa puno na itutusok natin sa ating mini pots. So, kadalasan, kapag nagpo-propagate ako ng halaman, maliliit lang na pots ang ginagamit ko. Then, pag stable na siya, saka ko lang siya itatransfer. So, yun. Bago nyo ilagay ang inyong cuttings, make sure na basa na ang inyong tawag dito, soil o yung inyong soil mixture. Basa lang, hindi yung wet na wet talaga. Then, tusok nyo lang ito sa gitna. Tulad nito. So, ayan. Itusok ko na siya. And then,
Iko-cover lang natin siya ng plastic. Katulad nito. Then, iko-close tayo na natin ang tindis using any types of rubber band. Ayan. Pwede rin kayong gumamit na kahit anong pantali. Kung malaki-laki naman yung plastic nyo, pwedeng ibuhol nila lang. Pwedeng ibuhol nila lang. So, ayan. Ganyan lang. Ang tawag po namin dito is ICU for plants. Yan, ICU for plants. Ang tawag namin dito. So, ganun lang siya kasimple. Then, kapag hardwood stem ang pupropagate nyo, tulad nitong ating gumamela, abuti siya ng 3 months to 4 months. So, hindi katulad nito. Dito. Na 2 weeks lang is established na. Inabot lang ito ng 2 weeks. Ang kagandahan po sa close air propagation, hindi nauubos yung dahon nyo until na mag-establish ang inyong halaman. Hindi nauubos yung leaves na nilagay nyo o tinanim nyo. Kompleto pa rin siya. Merong ilan-ilan lang na nandadry, katulad nito, na medyo nadry. Yung bandang puno, medyo nadadry siya. Pero hindi katulad lahat ng hinahayaan lang natin na naka exposure siya sa air. Katulad nito, na well established na rin siya. Diba? Ang cute niya. Ito po ay dish bowl na inagaw ko lang sa bata. Binayaran ko ng 10 pesos, bit-bit ng bata. So binili ko, naisipan ko kasi pwede siyang tamnan. Then binutasan ko lang siya sa puwet o sa mga center niya gamit ang screwdriver. So wala ko kasi akong drilling machine. So I use a screwdriver, tapos inunti-unti ko lang. So gayon. Ayan na, yan ang ating finished product. Ito well established na. Pwede na ating i-display sa mga center table kasi ang cute niya. Then ito pa. Hindi lang po sa ito, 2 days na to dito, still maganda pa rin. Hindi ko lang po alam tawag sa halaman na to, pero ito yung madalas natin nakikitang ginagamit na ibinabakod sa mga pader. Tinatanim sa mga gilid ng pader. Yung may mga, yung usbong niya is kulay red, but the rest is green na pag tumanda na. Ito yon. Naka-close tight din siya using water propagation. So, ayun. Hindi siya magkakamold kasi less naman na organism ang microorganism o yung decayable organism natin sa tubig. Kaya, okay lang siya kahit naka-water propagation siya. Then, naka-close tight siya. Then, ito pa yung ating isang kind of halaman na naka-patch na mas malaki kasi mas marami yung mas malaki din yung ano niya, mas malaki. Makipapansin niyo marami siyang lapit natin. Ayan, yung mga beads ng moisture o yung humidity niya in a closed air is continuous. Yun yung nagsisilbing pandilig lang niya sa ating mga halaman. So, hindi madadry out o madidehydrate yung mga cuttings natin sa loob ng plastic o sa loob ng ICU, ng plant ICU, kasi yun na mismo ang nagiging freshness ng isang halaman o nagdadagdag ng freshness sa halaman natin. Kaya mananatiling fresh at hindi nalalagas yung dahon ng ating mga cuttings. Yun ang kagandahan sa close air propagation. Tagalogin na nga natin. Ano? Ang hirap mag-English. Mayroon pag hindi marunong. So, ayun. Ito yung ating mga bagong technique sa pagpapropagate ng halaman. So, sana may natutunan kayo. Sana, ito kasi po ay natutunan ko lang din sa ating mga kagrupo, sa ating Rubber Plant of the Philippines. Yun, natutunan ko rin po ito, yung pag-ICU ng ating mga cutting. So, hindi lang siya sa mga rubber plant. Kasi rubber plant kasi, napakahirap talaga ipropagate niya. Kaya, ito ang naisip nila. So, ayun, shoutout ko nga po pala kay Cathy Ocheta. Ayan, hello, Ate Cathy Ocheta na nasa Sydney din ata si Ate Cathy Ocheta. Si Ate Cherry Love, sa hello po si Ate Cherry Love. Kamusta ka na po? Sa ating, sa aking hipag, kay Rexy Del Usario. At syempre, kay kapatid na Marge Santillan. Hello, at sa mga viewers mo.
kay Ate Adelina G. Lucero. Ate Adelina G. Lucero, talaga namang napakagaling ng kanyang mga ideas sa kanyang mga arrangement. Yung the last one nga na napanood ko, yung kanyang Birdcage arrangement. So ayun, napanood ko yun, napakaganda ng ideas niya. So sana may mapulot din po kayo at na-support niyo po si Ate Adelina G. Lucero. Isa rin po siyang vlogger. Si Ate Patria, yun, istorbo. Si Ate Patria Zelda at sa kanyang anak na isa rin vlogger. Please support her channel. Maraming salamat Ate Patria sa pag-share mo ng iyong video. Last time sa channel lang iyong anak-anak. Talaga namang nga ako at talaga namang nanliit ako kasi sa sobrang galing mo. Kay Ate Marilu De Ramos, maraming salamat Ate Marilu De Ramos sa pag-support mo po sa aming mga kapatid. Kay Ate Tess De La Cruz na yung taga-Baliwag, Bulacan, maraming salamat din sa'yo. Dahil ang dami ko natututunan sa'yo na kahit na nasa rooftop ang iyong garden ay talaga namang napakaganda ng iyong mga halaman. So kay Ate, ano pa ba? Next to Shine, maraming salamat Next to Shine sa patuloy mong pag-suporta rin sa aking channel. Hindi ka lagi, hindi ka nawawala every time nang ga-upload ako. Maganda man o pangit aking vlog, andun ka pa rin. Patuloy mo ako sinusuportahan. Kay Ate Renita Tupas, yan. Sorry guys, nahihirapan ako mag-pronounce. Kay Ate Renita Tupas, yan. Maraming salamat. Kay Ate Kiwi Prando na napakahilig mag-tour na sa iba't ibang plant shop para ipakita sa akin yung mga halaman na pwede natin puntahan o yung mga shop na pwede natin mabilhan na kung malapit sa area nyo, pwede nyo siyang puntahan. Kung saan siya nakakarating na plan siya para i-share sa atin yung mga bagong halaman na natutuklasan niya. Kung meron doon na mura at mga 20 pesos, pataas lang ang presyo, na talaga na may encourage kang bumili. So yun, thank you for watching. Ako si Kuya Joseph ng Daddy Juice Stories. Natapos na naman ang ating kwentuhan sa araw na ito. Hanggang sa susunod ng vlog ko, have a good day and God bless you all.